where we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Hey guys, welcome back to my another vlog for today. So for today's video guys, ito po yung aking previous vlog. So yung sinasabi ko yung about sa aking YouTube sahod, yung main reason kung bakit ko kinuha yung aking sahod. So dalawa lang yung main reason ko. Kinuha ko kasi siya malaki na. Joke. Main reason guys is kinuha ko po yung aking sahod sa YouTube. Sahod. So, bago tayo pupunta dyan, shout out pala sa lahat ng aking members. Hello guys. Thank you for supporting vlog ko guys na sinasabi ko doon na my to be continue. So, the main reason kung bakit ko kinuha yung aking YouTube sahod or YouTube salary. So nakita, bago tayo pupunta dyan guys, shout out pala sa aking to all of my members. Marami pong salamat sa pag-support ng aking join button guys at sa aking channel po at sa aking mga viewers at sa aking mga nanood po. Ayan, marami pong salamat sa inyo guys at walang sawang sumusuporta po sa aking channel. So, maraming salamat. So hindi pa nakapag-subscribe dyan, huwag pong kalimutan at mag-subscribe na po sa aking YouTube. So, for today's video guys, ito na po yung about sa sahod natin. So, matagal-tagal din ako bago ako nakuha ko yung sahod ko guys kasi kinikip ko nga siya. The main reason kung bakit ko siya kinikip is para lang talaga sa mga emergency guys. So, emergency, we're talking about emergency. Meron kasi dalawa sa family ko guys na nahawaan po sila ng sakit na alam naman natin ngayon kung ano po yung lumalaganap sa ating mundo. So, ayan na nga guys, kinuha ko siya at although kinikip ko talaga siya doon sa aking Google AdSense para ano talaga for, di ba, one day. Kasi hindi naman talaga natin alam kung meron tayong makukuha or meron tayong makikip na financial, di ba? So, ang ginagawa ko guys, kinikip ko lang siya sa aking Google AdSense. Matagal din akong nakasahod guys, matagal-tagal din mo. 10 months din ako bago ako nakakuha ng aking salary on YouTube. Kasi, if you think every month, so hindi talaga siya, hindi ka talaga makasahod every month guys. Kasi nga, small YouTuber lang tayo. Talking about small YouTuber guys, ayan sa mga small YouTuber gaya ko, huwag po tayong mahawa, huwag po tayong magpanghinaan ng loob. Keep going lang po tayo, kahit anong hirap po, keep pushing po. Kung nakapag-start na po kayo ng YouTube, huwag po kayong panghinaan ng loob. Ayun. Ayan, go lang ng go guys, at update lang tayo kung meron po kayong magandang content. Ayun, di ba, you never know nga mag-boom yung ano nyo guys, yung views nyo, yung subscribers nyo. So, as much as possible, keep going, huwag po kayong maghinaan ng loob. Alam ko maraming pong taong alam ko pong meron talagang mga taong mag-look down sa atin, pero huwag nyo po silang pansinin kasi yung mga taong mga ganyan po, ayan po, yung mga negative vibes po. So, isipin po natin na ginawa natin tong channel na to para for ano ba, for sa atin, di ba, one day, at maglago din yung channel natin at lumaki at makasahod din tayo sa YouTube, di ba, at makapag-inspire tayo ng mga small YouTuber gaya ko din, ayan, at makatulong din po tayo sa ating pamilya, di ba. So yan po ang aking main reason guys kung bakit po ako nag-YouTube. So, ang main reason ko is, gusto ko talaga makatulong sa pamilya ko, sa Pinas. So, alam naman natin, di ba, na this time around, marami talagang lumalaganap na mga sakit. So, talking about lumalaganap na sakit, yung mama ko at saka yung kapatid ko po, nahawaan po sila ng, alam niyo naman yung ano ngayon, di ba, yung pandemic natin ngayon, ay nahawaan po silang dalawa. So, dalawa sa pamilya ko po ay nahawaan po ng sakit. So, on that time guys, at the same time, yung work ko din, hindi siya maganda, yung run ng pagtrabaho ko, kasi mali, ano siya guys, hindi maraming work at that same time, at wala pong hours din, yung ano po, palagi siyang, ano, short lang talaga yung kita ko, sa trabaho ko, at siya. So, ang ginagawa ko guys is,
So ayan na nga guys, yung mama ko po ay nagkasaka, yung kapatid ko pala guys, nawan siya ng sakit. Tapos ano siya, nagpositive po siya. Tapos ayun nga guys, naglumo talaga ako kasi alam niyo naman di ba na very dangerous po yung mga ganyan na sakit ngayon. Pero sabi ng iba, wag kayong mawala, wag daw tayong pag ano, panghinaan ng loob, you're gonna be okay, yung mga ganyan. Pero sa isip ko talaga, iba talaga yung isip ko. At sabi ko talaga, sana yung mama ko ay hindi siya mahawaan. Talking about hindi mahawaan. So ayun guys, siya po yung sika na nagpasitid po siya. So ayan, ala, tayong lumo. Lumo talaga ako guys, at diba nandito tayo sa ibang country, hindi tayo makahano, hindi tayo makauwi sa Pinas. Or kung makauwi ka man sa Pinas, kailangan mo mag 14 days quarantine, diba? So it's impossible. So ayun nga guys, hindi tayo makatulong sa pamilya natin sa Pinas. So ang ginagawa ko na lang talaga guys, yung salary ko na lang talaga, or sa YouTube sahod ko, kinuha ko talaga siya lahat. Kasi yung halfway sa YouTube sahod ko ay pinigay ko po sa aking kapatid, which is siya po yung pasensya, maingay sa ipuli. Siya po yung kumukuha ng pera guys. No, at the same time yung mama ko pala, kasi on that time hindi niya pala alam na nahawaan pala siya ng sakit na ganyan. Oh, so yung mama ko ang kumukuha ng ano po guys, ng siya po yung kumukuha ng aking ano guys, yung pinapadala ko tong pera. So yung halfway binibigay ko po sa aking mama. Siya po yung bumili po siya ng mga ano guys, yung may mga vitamins po para po sa pampalakas ng immune system. In yung system nila. So ayan nga guys, bumili, sabi ko sa mama ko guys, is kunin mo yung pera at bili ka ng ano, ng medicine niyo para pampalakas ng immune system niyo. Kaya ayun, yun, that's my main reason guys, yan talaga yung main first reason ko. The second reason is dalawa pala. Yung second reason ko guys, kinuha ko kasi nga ano na siya ay malapit nang mag-end, 'di ba? Every kung doon sa Google AdSense kasi kailangan mo lang siya at least 1 year. 1 year lang talaga siya makip doon yung sahod mo. So as much as possible, kunin mo na lang 'yon. Kinukuha ko na lang talaga siya para magamit ko din siya. So yung halfway ko po ay yung nga guys, binili ko ng shoes, binili ko ng ano po. Yung gagamitin ko lang guys, the main reason kung bakit ko siya kinuha, yung talaga yung sa mama ko, at binili ko din ng aking, diba? For myself kasi pinaghirapan ko din na buuhin siya. So ayan, salamat pala sa lahat ng sumusuporta po at sa aking mga super shot. Marami pong salamat sa inyo. At sa aking mga legit friends po nandyan po sa inyo. Salamat po sa inyo guys. At as I said, wag lang po tayong pag ano guys, wag tayong mawala ng pag-asa. Keep going lang po tayo kahit alam naman natin ngayon ang hirap, 'di ba? Lagi tayong lagas. Lagi tayong lagas ng ano natin ngayon, yung subscribers natin. Ewan ko kung bakit, pero wala naman tayong magawa diyan kasi nasa policy yan ni YouTube. So si YouTube yung ano, hindi natin alam kung ano nangyayari sa ating subscribers. Bakit siya laging nag-ano, didak. But anyway guys, keep on going. Sa mga baguhan po sa YouTube, huwag po kayong mawala ng pag-asa guys. Keep on going lang po upload. Or kung na-reach nyo na po yung 1,000 subscribers nyo, just do a live stream. Kung meron po kayong time. Ayan po ang aking tips for sa inyo. Kasi yan po din yung ginagawa ko before. Totally guys, hindi ko talaga siya iniisip na kumikita at earlier, no? Kasi alam naman natin na small YouTuber lang tayo. Kailangan talaga natin ng truth, mga maghahanap talaga ng mga supporters natin na manood ng ating mga vlogs. Ayan. At sumusuporta din sa ating mga live, kung magla-live stream po tayo, ayan. Ayan guys, as I said guys, huwag po tayong paghinaan ng loob. Kung as much as possible, mag-upload po kayo, or mag kung mayroon po kayong i-upload, upload lang po, basta hindi po bawal sa community guidelines ni YouTube. Why not guys, di ba? Upload lang ang upload kung mayroon po kayong i-upload, or kung na-reach nyo na po yung 1,000 subscribers nyo, mag live stream po kayo, kasi yan po ang main reason kung bakit natin
talaga kukunin yung niche ni YouTube na 1,000 subscribers at 4,000 watch hour. Yan po ang pinakamahirap talaga, yung 4,000 watch hour. But now guys, di ba meron pong bagong policy si YouTube ngayon. So, ingat-ingat lang po tayo sa ating mga ina-upload kasi po marami po talagang nawala ng mga ganyan na channel ngayon, lalo na yung mga hindi kaaya-aya na i-upload. Hindi kaaya-ayang i-upload guys. Kaya as much as possible, kahit ano lang guys, basta hindi po siya bawal i-upload. Kahit yung mga hindi talaga kaya-aya, huwag nila po i-upload kasi alam naman natin kung ano talaga ang mangyayari sa ating channel po kung mag-upload pa tayo ng hindi maganda. So ayun lang guys ang aking tips. So as much sa mga baguhan po dyan, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Just keep on going po. Alam po kung hirap, pero alam mga Pilipino tayo, walang susuko. Ayun, huwag po tayong susuko. Keep on going as much as possible. Kung meron po kayong time, mag-live stream po kayo kung gusto niyo po talaga ma-monetize niyo po yung channel niyo. So ayan lang guys ang aking vlog for today. So yung vlog ko for today is all about kung bakit ko kinuha yung aking YouTube sahod. Ayan. Thank you for watching. I'm sorry guys, paos po ako kasi I don't feel that feeling well po. Ayan, for a few days na po. Something like that. So thank you guys for watching and I hope you meron po kayo natutunan sa aking vlog for today. Kung nagustuhan niyo po ang aking channel or nagustuhan niyo po ang aking video guys, please comment down below and subscribe and don't forget to click the notification bell para ma-update po kayo sa aking mga next na vlog. Thank you so much for watching and I hope have a nice weekend guys.